tayo gusto ng development, lahat po tayo gusto ng progress sa isang community o progress mismo sa sarili natin. But sino yung may problema? Tayo po mismo. Tayo po yung hindi makapag makapagbago ng ating mismong sarili. So first, we must change ourselves. So then there's a changes or good development na makikita sa isang community. Ikaw ang gumagawa ng batas, pero ikaw rin mismo ang hindi sumusunod sa batas. So, nonsense. Nagigets po ba? Okay. Next. The elements of a community. So, pag sinabi po nating elements, those are the parts or the characteristics that is essential in a community. And every community, those elements, hindi siya mawawala. Kasi nga siya ay parte or piece na meron ang isang community. Okay? So, first is the technological element. So, magta-type ako sa chat box, which is the etymology of technology. So, first is the technology. The etymology of the technology or the origin of the word of technology derived from the Greek word, which is the techne and logia. The techne po means art or craft. While the logia means the sum of techniques, methods, strategies, processes, etc. So, pag sinabi po natin technology, those are the certain tools na meron tayo, gadgets, machineries, na meron tayo for us to make our life easier. So, mas mapapadali ang gawain natin because of technology, because of tools na meron tayo. Kasi nga siya ay mga pinagsama siyang art at pinagsama siyang mga techniques at strategy. And then, ang pinaka ano niya ay gamit, product, tool for us na mas mapadali ang ating gawain. So, there's a lot of advantages in terms of technology and I know, alam niyo yun. But there's also a disadvantages in that thing. So, ano yung disadvantages na meron tayo in terms of technology? So, first muna, dun sa first picture, observe the first picture and tell me ano yung sinasabi dyan na disadvantage ng technology. You can raise your hand or you can use the chat box if you want to answer. On the first picture, tell me what is the disadvantage of the technology? On the first picture. Anyone? Yes, Eldon? Eldon? Wait lang, nabo yung camera ko. Wait. Okay, sige lang. Ito na pa. Miss, parang yung sa first picture po, technology na po yung control sa tao. Tapos, yung second picture po. Sa first picture lang. First picture muna. First picture lang po. Apo, yun yan po. Yung aso na po yung ano, parang, ay, yung cellphone na po mismo yung parang ano, nagko-control po sa tao. Okay. Very good. So, ang technology or those gadgets, those machines is ginawa para sa tao. Hindi para kontrolin lang tao. But tulad nga ng sinabi po ni Eldon, parang nag-iba na yung nangyayari. Tayo na yung kinokontrol ng technology. Paano natin masasabi yun? In simplest thing lang po, which is I admit it also, kasi ganun din ang ginagawa ko sometimes. Mostly siguro. Parang mostly na nga. Sige. Lagi kong katabi ang cellphone ko bago matulog. Kumbaga bago matulog, si cellphone kaharap ko. Pag gising ko, cellphone pa rin ang kaharap ko, syempre. And maybe some of you, most of you, is guilty rin po sa part na yon. Kasi parang nakaano na natin, nakasanayan na natin, nakatabi na natin siya matulog. Kaso nga lang, tapos minsan nakasaksak pa habang natutulog. May times pa na naka-headset ka pa bago matulog. May ganyan po ba sa inyo? Yung naka-headset, edo yun, sabog. Di ba may mga balita na nasasabugan sila? Eh, ikaw makulit, o ako makulit, syempre, eh, hindi naman nasabog eh. Baka kung may anong ginawa lang siya, kaya sumabog sa mukha niya. Parang ganun yung thinking natin. Which is mali eh. Yeah, mali siya, okay? According to Eldon, di pa po, yun nga, di pa kasi nangyayari. Kaya, hintayin muna natin mangyari, then, ayun na. Ganun nga ata. Alam mo yung tipong nakikita natin, kahit naman siguro sa ibang bagay, nakikita na natin yung parang mangyayari.
Pero tuloy pa rin tayo. Pag nangyari na, dun lang tayo magbabago. Ano? Okay, on the second picture po. Ano naman yung napapansin nyo on the second picture? John Lowen Barchana. Ang para po sa akin, Miss, yung ano po, yung social media, kumbaga po eh, noon po, parang nakagala pa po tayo sa mga labas, nagpapasimoy ng hangin, inaamoy yung fresh na air, ganun po. Wow, pero ngayon po, ang parang ano po ngayon, parang nakapokus na po tayo sa social media, which is hindi na po tayo nalabas. Kasi po doon po sa social media, malalaman na po natin kung ano po talaga, ano po nangyayari sa society natin. Kaya po parang yung social media, siya na po yung bubuhay sa atin. Parang doon lang po tayo nakapokus. Okay, yes. Yun. How about Kim Tulayan? Kim Tulayan? Nowadays po kasi ma'am, kumbaga sa social media na lang po umiikot yung mundo natin. Mm-hmm. Dahil po nakakalimutan na po nating lumabas. Yun po. Okay. Sino ba yung tumataas yung kamay? Yung katabi ni Maverick? Yanessa ba yun? Yung tumataas yung kamay, nababa. Hindi ko makita yung pangalan. Sige, ikaw. Sige. Yung tumataas yung kamay. Ano po, yung isa pong disadvantages ng social media is yung, kunwari po sa Twitter, madali po tayong nasasayin ng kung ano na idea. Kunwari po, may na nag-tweet na baka nawawala siya. Akala ko sa akin lang. Ayun. Hindi namin naiintindihan. Nag-lag ka ka mo. Ano po? Wait lang. I-type mo na lang. I-DM mo ito sa Twitter. Oo, i-type mo na lang ha. Tapos babasahin ko. Hana, Diente, Hana. Hello po. Hello po. Ano po? Wait lang. Dahil po sa technology, parang nakakalimutan na po natin makipag-socialize po. Yun po. Okay. So, ang technology ay ginawa para mas magpadali ang socialization. Pero ang technology din ang nagdi-divide sa atin para hindi magkaroon ng communication. Diba? So, hindi natin nagagawa ng tama yung dapat na gamitin talaga natin in terms of technology. And sometimes, dun sa mga social media platforms, meron na tayong trabaho, actually. Ang trabaho po natin ay stalker na. Alam mo nang may iba na, stalk ka pa ng stalk. Kasi nasaktan ka tuloy, di ba? So minsan, marami namang scammer. May mga poser. Kala mo, pogi. Tapos mamaya ng ghost na. Char. Ganon. Okay, so, ang social media platform is also good or there's advantages in the sense that we gather information in social media po. There's a lot of knowledge na makikita natin sa social media. But pili lang din siya kasi nga sometimes ang daming fake news na makikita natin sa Facebook. Kumbaga minsan ginagamit natin siya sa ibang bagay imbis na dapat para sa learnings. Ganyan. So according to Yanes, ay ang haba. We are easily swayed by the internet. Social media po, nadadala tayo. For example, may nag-tweet na nakaka-depress naman tong online class. Doon po natin nakikita na tinatake nila lightly yung word na depressed. Yeah. Which insults the people who are really depressed. Parang nakita ko yun din sa mga posts sa Facebook. Ang dali po natin na sway o madalas upload na ng makamundo. Ayun lang po. So, yun yung disadvantages ng social media according to Yanessa. And sometimes, because of social media, nabuboost or natitrigger yung ating insecurities. Kasi sa Facebook po, sa mga Instagram po, lahat naman ng pictures, dun, lahat sila masaya. Diba? Yung iba naman, kaya naman nag-iiyak-iyak para lang mapatawa. Pero hindi natin pinupush syempre sa social media yung mga problems na talagang meron tayo. Pero merong iba naman na talagang dun na nag-aaway sa Facebook, public. Doon na nagmumurahan. Ano po, hindi rin maganda iyon. Kumbaga walang public, hindi na privacy, nawawala na yung privacy ng tao. Ganun. Kaya ingat-ingat talaga. Okay? So those are the disadvantages. And then, sinabi rin sa PowerPoint that
technology is the interface between humanity and nature, in the sense that we really enjoy or we can enjoy our physical environment with the use of technology. Kumbaga, madali nating makuha yung mga gusto natin sa environment, sa nature, sa Mother Earth because of the technology. Kasi nga, mas napapadali yung gawain natin. For example, during the ancient times po kasi, hindi pa talaga uso yung mga technology. Nauso lang yan ng mga industrial revolution na, na may mga napalitan na ng mga makinarya o ng machines ang mga mano-manong paggawa. Okay? So, mano-mano sila. So, pwede naman talaga, imagine ha, pwede naman talaga kasing mangisda. As in yung sa mga ilog lang na yung hahawakan mo, gagananin mo, oh, may isda na, di ba? Nakakahuli tayo ng mga crabs na kamay lang ang gamit, mano-mano lang. Pero, syempre, sobrang tagal naman sigurado ng process bago ko makahuli, bago ko makakuha ng madaming isda. So, because of the lambat, yung mga pamingwit, mas mga bangka na ginagamit natin para makapangisda, mas napapadali. So, pag sinabi po natin technology, hindi lang siya gadgets. Okay? Kasi nga, pag sinabi natin technology, those are the tools na napapadala yung gawain natin. Next po, pwede naman tayo na makakyat ng puno. Kumuha tayo ng mga prutas na gusto natin, di ba? Pero, para mas mapadali ang buhay natin, meron tayong mga sigpaw, meron tayong pamingwit, para mas madali tayong makakuha ng pagkain. Nagigets niyo po? Kumbaga, mas nababawasan ang gawain natin because of certain tools. Okay? So, yan po yung sa technological element. So, nasa sa atin na lang kung paano natin gagamitin ng tama ang technology. Next po is the economic element. So, economy. Eco means the home. Kung sinabi natin eco-friendly, ay environment-friendly to. And home, environment, nature, pwede rin nature. Kung sinabi naman natin suffix ng NOMI, N-O-M-I, ibig sabihin po niyan ay management. Management. Okay. So, ibig sabihin, pag pinagsama, managing or management of the resources or management of the environment. Ang tumataang, bakit ba tayo may ekonomiya? Kasi nag-extract tayo ng mga resources na meron sa ating environment. There will be no goods or kagamitan na maipapasa natin or ma-trade natin or maibabarter natin or ikakalakal natin kung hindi galing sa environment. So, dito papasok kung paano mo minamanage yung nakukuha natin sa environment. So, dyan, may papasok ang production, distribution, consumption, and then disposal. And also, dyan po papasok yung sinasabi nating supply and demand. So, may sinasabi na pag mataas ang supply, mababa ang demand. Pag mababa ang demand, mataas ang supply. Pag mataas ang demand, ibig sabihin, mataas din ang presyo. Pag mababa ang demand, mura lang ang presyo. So, paano natin may i-explain yun? Through the face mask and face shield. Bago-bago pa lang yung COVID, hanggang sa lumawak na yung COVID, ang mahal-mahal ng mask at ang mahal-mahal ng patient. Ang patient dati po ay 80 pesos, 75 pesos, etc. Ang mask ay 250 pesos or 200 pesos, 50 pieces, right? But nowadays, sa mga panahon ngayon, since marami na yung supply, marami na nagagawa ng mask, yun nga lang, may ibang mask na fake. So, ang mask ngayon, parang 50 pesos na lang, tapos 50 pieces. So, parang ang tumbas niya ay 1 peso na lang. Tapos yung face shield ngayon, 10 pesos only. Nakikita niyo yung difference ng prices po natin. Okay, so dyan papasok yun, yung supply and demand. So dito rin po papasok yung livelihood. Kaya nga, kahit tayo ay COVID, kahit meron tayong pandemic, bukas pa rin yung ating mga market. Kasi kailangan talagang buksan kasi bababa ng bababa yung ekonomiya natin. O ekonomiya ng ating bansa. So, kung nakailangan nila mag-produce, mag-distribute, and mag-consume. And then, nakalagay dyan sa economic na we need also to dispose. Lalo-lalo na sa mga mas, hindi ko sure kung napanood nyo sa balita, meron pong gumagawa na nilalagay nila sa unan yung mga used
mask. Di ba dapat parang bulak or cotton or what yung ilalagay sa unan, pero ang ginagamit nila is yung mga used mask. Kaya mas maganda daw ngayon talaga pag nagtapon ka ng mask, kailangan daw ay talagang punit-punitin kasi baka gamitin uli panglagay dun sa unan. Kasi sobrang baho daw, kaya pala sobrang baho ay puro used mask ang nakalagay sa unan. Kumbaga nakahalo siya. Ganyan. Okay? Ano pa? So, papasok din po dyan yung livelihood or yung pangkabuhayan, ganyan. So, the community must provide the livelihood or the pangkabuhayan sa kanyang mga members para ma-provide yung necessities nila sa kanilang buhay. So, yun the necessities nila. Ganun. So, yan. Next po. Pero meron kasing iba in terms of economic element. Depende eh. Sa mga urban places, minsan mas ang mahal sa kanila is yung mga renta ng bahay. Pero yung product nila, lalo na sa mga Divisoria, mura lang. Ano? Tapos yung mga fruits o yung vegetables, kapag pumunta sa rural, mura lang. Ano po? So, different places, iba't iba rin yung presyo, ha? Kaya minsan, ang ginagawa ng mga taga sa atin or taga-tagaytay, pumupunta sila ng Divisoria or Baclaran. Tapos, dito nila ibebenta na may malaking tubo. Kasi mas mura doon. Bultuhan kasi yung tawag doon, di ba? Bultuhan. Next, political element of community. So, the term politics derived from the word polis. And pag sinabi nating polis, yung polis po ay P-O-L-I-S, which means city. Or cities. So, pag sinabi natin politics, the affairs in the cities. Now, my question is, how important political element in every community? Bakit importante na there's a political element in every community? Inulit ko lang po. Raise your hand. Hannah Diente? Or can... Eh? Kanina pa yun, no? Low, ano, lower ko. Nakarisan kasi. Lower ko lang. Okay, si JP Minghai muna. JP Minghai? Yes po. Yung ano, kahalagahan po ng ano, political elements po sa community is para po maging stable at maging yung maging maayos po yung kalakaran dun sa isang community para po may mag-guide sa kanila. Like leader po, sila po yung mag-guide dun sa mga tao or individuals po na nakapaloob sa isang community. Okay, very good. JP, how about Lyra? Miss, ganun din po sa sinabi ni JP. Sa isang ano po, bansa or sa isang lugar, kailangan po natin ng leader na susundin or magdidesisyon para sa bawat isa o sa nakakabuti ng bawat isa para po hindi po magkagulo or hindi po mag iba-iba ng opinion sa iba. Okay, very good. Last one, Barshana. Nag-raise hand siya, Barshana. Same lang po. Same lang po sa sinabi. Wala ka nang idadagdag? Ano po? Oh, sige, dagdag ka. Pag wala pong parang namumuno sa isang bansa o sa community natin, yun nga po, magkakagulo po. Katapos, ano po, kung ano-ano lang po gagawin ng mga tao sa society nila o sa bansa natin. Yun, sa dahil lang po noon, parang lahat po ng tao. Yun nga, magkakagulo. Yun po. Okay, very good. So, para lang siyang tanong na, what if there's no such law? So, parang yun lang yung tanong doon. Kumbaga, what if there's no such law? Everything will be in chaos. What if there's no officials that will serve to us or that will be guide? Kahit mapa-virtual or mapa-face-to-face, meron pa rin tayong class officer. At least meron kaming makukontak sa inyo, ganyan, na talaga maaasahan, ganyan. Okay? So we need to have political element in every community that will set us the guidelines, the rules that will be, sila yung magbibigay ng rules, mag-regulation, magpapatupad, mamumuno sa atin. And then, in terms of political element,
there's a certain problem nga lang. So there's a lot of advantages that political element is very essential. Wait lang, nag-lost connection ako. Ano, nag-lost connection. Narinig niyo pa ako? O hindi na? Opo. Narinig po. Opo. Hindi na po pala. Narinig po. Ay. Mamputol-putol po sa akin. Nag-lost. Sure, wala na pala si ma'am. Nakalunig. Ang ganda ng headband, Eliana. Ayan, naririnig ako. Naririnig ako. Yes, apa. Ayan. Ayan. Parang, all black po. Parang kapag time na mga ganito talaga, nakawala yung internet dito. Nakalan na ako lahat ah. Ayan. Share screen ko lang. Ayan nga, so sinasabi ko po, siyempre, nobody's perfect, and even our government o yung pamumuno ng mga tao is perfect din po. So, based on the first picture na nandito, based on the picture, ano po yung disadvantages o yung mga nangyayaring conflicts regards in politicians and regards in politics? Nakikita niya yung picture or no? No. Hindi po. Ayan na. Ayan na. Okay, so based on the picture, ano yung nakikita nyo or napapansin nyo regards with politicians? Miss, ano po, hindi naman po lahat ng mga pinagsasabi nila totoo. Halimbawa okay. Po, pag mga ngampanya sila, sasabihin ang daming gustong gagawin pag naupo sila sa pwesto. Pero pag nangyaran na po, hindi naman po natutupad. Okay, exactly. Kumbaga, puro lang sila salita, pero kulang naman sa gawa. And mapapansin niyo talaga, ang galing lang nila kapag election. Sobrang babait kapag election. Pero pag sila ay nandyan na sa posisyon, parang hindi ka nila talaga hinawakan ng kamay, parang hindi ka man lang nila pinagkumpanyahan, alam yung ganun. So parang minsan nagiging waste na lang yung kanilang sinasabi. And meron silang times na mas pinagtutuunan nila ng pansin yung ibang mga bagay na dapat ay bigyan ng pansin. And alam naman natin na mostly ng mga officials na meron tayo or politician is mga buwaya. Yung parang takaw sa corrupt, ganun. So hindi naman nabago yung sistema ng Pilipinas natin. So sana lang talaga magkaroon din tayo ng improvement regards in governance po. Para talagang wala na talagang krimen na mangyari sa Pilipinas, diba? Next! So, do you know po ba kung anong form of government ang meron sa Pilipinas? Ano pong form of government ang meron tayo? Do you know what kind of government? Yes, Robilin? Democratic po. Okay, so sa lahat na tinanong ko na section, ang sabi ay democratic. But, so para alam nyo po, since lalo na Humss kayo, there's a lot of different kinds of democratic. Yes, we are democratic, but may two kinds kasi siya eh. So tayo po ay republic democratic. Susulat ko sa chat box para hindi nyo makalimutan. Republic democratic.
meron po kasing two times yan. Direct democracy or indirect democracy. The direct democracy, yun yung pure democratic. Pag kasi sinabi natin democracy lang, ang rights po ay lahat ay nasa tao. Kasi nasa tao lahat. Pag democratic, pure democracy yun. Pero since tayo ay republic democratic, hindi po tayo pure. Kasi we elect representatives to vote para sa atin, para sila yung gumawa ng batas para sa atin. The Republic Democratic is also called as indirect or representative democracy. Representative democratic or representative democracy. Kaya siya sinabing representative kasi meron tayong mga legislators, mga congressman, mga senates na bumubuo or bumuboto ng batas para sa atin. Even sa mga presidential din tayo, hindi tayo parliamentary. Pag sinabi presidential, meron tayong president, meron tayong vice president. Pag mga parliamentary po, like sa ibang bansa, meron silang prime minister. So tayo walang prime minister. Okay? So maraming kinds ng democratic. Okay po? So ulit tayo, republic, democratic, government. Okay? And then pag sinerge niya siya, meron pa yung mga idadagdag na masyado siyang madami as in. Pero para mas ano na lang, mas simple, republic, democratic. Okay? Next. Next one is the social or institutional element. So here, in social or institutional element, pinagsama yung dalawang perspective, which is the social science perspective and the institutional perspectives. So sinasabi po dito na how we react or how we socialize, we set standards and we set boundaries kung paano natin kakausapin ang isang tao. So pag kinakausap natin po yung isang tao, kinakailangan alam mo rin dapat yung mga practices, culture, religion niya para hindi mo mamaya may masabi kang iba, tapos mamaya sensitive pala siya, di ba? In terms of institutional kasi, dyan papasok yung mga laws. Rules and regulation, but more on informal. Dito tayo sa socialization eh. So pag informal institution, di ba po, dyan po papasok yung mga culture, yung mga practices na meron tayo. Kumbaga, kung meron silang mga practices na hindi mo gusto, so kailangan mo mag-respect na lang, ganyan. Okay? Next po. So because of the technology, ito nga lang yung nangyayari in terms of socialization. So ano po yung nangyayari in interaction sa first picture? Because of the technology, ano nangyayari sa ating pakikipag-socialize sa ibang tao? First picture po. Yes, Isabella Canos. Miss, sa first picture po, parang ito po yung family set. Malinaw po ba? Apo. Dito po, family setting. Sa isang sasakyan po, imbis na kung pupunta sila sa isang family trip, imbis na magkwentuhan sila or kamustahin yung isa't isa, meron silang sarili-sariling gadgets at meron sarili-sariling mundo rin po. Ibig sabihin, hindi na po sila nakakapag-usap sa isa't isa. Okay, very true. How about Barshana? Barshana? San po ba sa first picture po? Opo, first picture lang po. Ganun din po, imbis na may family trip po sila, mas nakapokus po sila sa mga gadgets nila. Parang ngayon lang din po, hindi po katulad noon. Yun po. Okay, very good. Last one, JP Minghai. Diyan, ang part na akin po is, kahit po hindi po sila isang family, imbis po na mag-getting to know each other po sila sa socialization po, and mas nakatutok po sila sa gadget nila, kaya hindi po sila yung nakikilala po nila yung isa't isa. Okay, very good. So, yun nga yung sinasabi natin kanina, because of the technology, instead na magkaroon talaga tayo ng communication sa isa't isa, ito pa yung mismo nagde-divide sa atin in terms of physical interaction or face-to-face interaction.
Yet, hindi naman natin sometimes masisisi yung ibang tao kasi sometimes mas comfortable silang makipag-usap sa stranger kaysa sa dun sa mga taong talaga nakakasalamuha nila. Kasi minsan, there's a lot of judgment when it comes to those people na nakikita mo talaga kaysa dun sa mga stranger na nakaka-chat mo lang. Yun nga lang, talagang ingat-ingat lang kung sino talaga yung nakausap mo or nakaka-chat mo. Kasi baka mamaya, pumunta ka sa kanila, tapos yun, maano ka, ma-rape ka, tulad ng ibang nababalita dyan sa inyo. So, nasa sa atin kasi yung ingat eh, ganyan. So, hindi natin din masisisi yung iba kung yun yung comfort zone na meron sila. Pero tulad nga ng nasa picture, imbis na parang getting to know each other, ang nangyayari, may sarili-sarili silang mundo. Even naman sa pamilya natin eh, kapag tayo ay may family gatherings or merong kainan, imbis na kumain na agad, magsi-cellphone, magmamayday muna, syempre, ng mga foods na meron. Ganyan, di ba? Yeah, IG muna, mamayday muna. Meron ako napanood sa, ano eh, sa Facebook yung nakakatawa. Kasi nasa, hindi ko alam kung nasa lumihan ba yon. Tapos pinipicturan niya muna hanggang sa natumba siya. Hanggang sa, eh nakatayo kasi siya dun sa may upuan para mapicturan niya ng ayos yung maraming pagkain. Ayun, natumba tuloy siya. Napanood niyo ba yan? Ewan ko kung napanood niyo. Kasi nakakatawa lang siya. Okay, next picture po. Next picture. Mark. Mark. Ayun, nawala. Bilis. Mark. Ano ba yun? Sino si Mark? Yun, Lingas. Lingas po. Okay. Ano po, nakapokus na po yung mga bata po sa gadget, sa pag sa social media po. Hindi na po katulad. Naglalaro po sila. Yan po. Okay, how about Sophia Ann? Dami nagtas ng kamay, oh. Sophia? Ano po, pinapakita po dyan parang nasa playground po kasi sila. Tapos po, imbis po na yung, kumbaga, dahil playground po yun, imbis po na maglaro sila doon, meron po sila mga kanya-kanyang mundo na naka-focus po sila doon sa mga, ano, sa mga phone nila. Ano ba yun? Hindi ko po alam eh. Okay, yun po. Next, Shine Wang ko. Very good. Yun Sophia, Shine Wang ko. Ano po? Hello po. Ayun po, yung mga bata po ngayon, kahit po yung sobrang bata po, yung mga 2 years old po, mga ganan, ano na po sila, para pong Yun na po yung ginagawa nilang laruan ngayon. Imbis na po na makipag-socialize po sila na yung po mga laro dati. Ngayon po, doon na po sila nakapokus talaga sa cellphone po nila. Okay, very good. Eldon, Aure? Miss, ganun parang yun na rin po yung sagot ko. Pero dagdag ko lang din po. Okay po. Na, kumbaga po, hindi na po nilang na-experience kung paano maglaro. Kasi po, yung mga kabataan po dati, na sila po ano kompleto po yung childhood nila kasi po wala pa pong gadgets na susugatan, nag-uuwi ng amoy pawis, amoy araw. Tas peace parang ngayon po kasi ano na lang eh. Kumbaga po nasa labas nga po sila, hindi naman po sila na kumbaga po hindi po sila actually nakakapaglaro ng physically. Parang sa gadgets lang po talaga naikot lahat. Mm-hmm. Very good. Last one, Joy Tolentino. Miss, nabanggit na po ni Elton. Nabanggit. Kasi gumaganon siya sa video. Okay, last one. Princess. Princess Arca. Ayun po, nawawala na po yung enjoyment bilang bata po. Parang pong namulat na po sila na dapat marunong silang mag-gadgets, marunong sila sa mga social media, mga ganyan. Hindi na po nila na-enjoy yung pagiging bata na parang, ay, gusto ko to kasi mas may enjoy ko kalaro yung mga ganito, ganyan, kaysa kung mausap ng iba na virtual lang po. Okay, very good. And dagdagan ko yung kay Eldon already. Diba dati sabi niya, ay, amoy pawis, ganyan, may mga sugat. Ngayon, iba na nangyayari sa mga bata. Gumagano na yung mata. Alam yung gumaganon? Yung parang gumagano. Nakirot-kirot na ata yung mata kasi kumikiraw-kiraw na. Kaya maraming bata ngayon ang mga nakasalamin. Kasi nga, ang labo-labo na ng mata, bata pa lang, ay nagsiselfon na. And masasabi ko rin na siguro tamad. Tamad yung nanay at tatay. Kasi meron akong kapatid. And maaga silang nagkaanak. Kapag umiiyak, bibigyan lang ng cellphone, tahan na. Ayaw nila ng ano sila, yung parang ayaw nila ng
nagugulo sila sa ginagawa nila. Kaya ang ginagawa, para mapatahan, para hindi mangulit, cellphone ang gagawin. So, syempre, ang bata naman lagi, nuod. Alam niyo yun? Wala pa siyang 1-year-old, parang nagsiselfone na siya. And sometimes po, yung baby, nasa chan pa lang, may mga Facebook na. O, di ba? San ka pa? Hindi pa lumalabas, may Facebook na. Tapos, yun nga, yung parang nakagisna nating mga laro pa dati, yung mga cellphone, mga dikipad pa, date antenna pa, yung sa kanila, mga touchscreen na, marunong na mag-ML agad. Diba? Parang hindi man lang nila naranasan yung mga snakes, space impact, bounce, ganun. And hindi nila talaga naranasan yung mga bagay na makakabuti nga ng childhood nila, which is yung mga patentero, tumbang preso, ang mag-amagan, enter. Ewan ko kung nagawa niya yun, pero kami, nagawa namin lahat yun. Ano po yung amag-amagan, miss? Yung amag-amagan, yung nakaganon. Nakaganon, tapos dapat iganon ka. Dapat iganon ka para lahat kayo na natanggal na. Maghahabulan kayo. Tapos, akala ko po aamagin po. Hindi. Ewan ko rin bakit amag-amagan ang tawag. Hindi ko rin alam kung bakit amag-amagan. Basta amag-amagan yung tawag sa amin. Mga clever. Alam niyo yung sa clever, yung gagbabatuhin, tapos may side. Yung nasa, lahat sila nasa gitna, tapos babatuhin. Alam niyo ba yun? Hindi niyo atin. Po. Paunahan po mamatay. Oo, ganun. Oh, magaling ako doon. Okay, next is aesthetic value element. Ay, may pala, dagdag ko. Ang uso ng mga elementary is Chinese garter. Na-try niyo yan, Chinese garter. Uso yun dati, na elementary ako eh. Oh, yes, sir po. Nag-aro tayo ng dati. Okay, next po is aesthetic value element that is inconsistent, contradictory, and not and paradoxical in the sense that we have different perspectives. That's why we have good and bad, right and wrong, ugly and beautiful. It's pwedeng sabihin na tama ka at pwede rin sabihin na mali ako. So meron tayong kanya-kanyang opinion regards in decision making that it is right and it is wrong. Kumbaga, just doesn't mean, kalimutan ko, hindi po yung tama ka, ay mali na ako. Parang ganun. So, how to elaborate that with the use of this picture? Ano pa po? Paano pa natin ma-elaborate pag sinabi natin aesthetic value element regards sa first and second picture? Pinagsama lang siya. Halos tulad lang naman. Ano kaya pag sinabi natin aesthetic value element based on the picture na nakikita niyo po? Yes, princess. Ano po, miss? Yung iba-iba po tayo ng perspective at paniniwala po. Di bali po, kung halimbawa po yung sa unang picture po, yung 6 at 9, magkaiba tayo na nakikita, kaya magkaiba tayo ng, anong tawag doon? Magkaiba tayo ng sinasabi po. Wala naman pong mali, kaya okay na po. Okay na po. Maverick. Very good, princess. How about Maverick? Okay na po. Asa. Yung ano po, parang ang ibig sabihin niya po sa akin is parang tayo, mga bawat tao, is merong different perspective sa isang bagay. Na yun nga po, parang hindi porke tama ako, is mali na yung isang panig. Kumbaga, meron lang siyang ibang paniniwala or ibang mindset. Parang ito pong 69. Ano po, hindi naman po natin masasabi siya na 6 talaga siya or 9 talaga siya. Kumbaga, yung tao lang po talagang naglagay nung number 9 sa sahig yung makakapagsabi kung ano siya. Pero hindi sabihin po na mali yung dalawa. Very good. Okay, and si Parka ba yun? Tarka? Ay, Rika. Yun din po, yung katulad po na sinabi po nila. Pero po, kasi syempre po yung mga tao po, may dapat din po natin na makita po yung both sides po ng nangyayari para po alam din po natin yung kung ano po talaga yung nandoon po. Okay, very good. So parang pag ikaw ay nag-a-advise or pag ikaw ay isang negotiator, hindi pwedeng side lang ng isa yung titingnan mo. Para sila magkaayos, kailangan makita mo rin yung side ng isa. Kasi tayo mga Pilipino, tayo mga tao, syempre pagkaibigan natin, kakampi agad natin siya. Siya agad ang ating kakampihan, di ba po? So
ang best way po daw para masabi na bakit kaya nagawa niya yung isang bagay nito is tingnan natin kung ano yung shoes na meron siya. Ilagay natin ang posisyon natin sa sapatos na meron siya. Kasi sometimes po, iniisip natin yung sarili lang natin. Hindi natin iniisip yung pinagdadaanan din niya. Kaya naganagawa yan. So, ang pagnanakaw po ay mali. And most of us agree with that. Ang pagnanakaw ay mali. Pero paano kung yung rason is nagnakaw kasi naghihingalo na yung nanay mo? So, para sa kanya, tama lang yun. Kasi for the safety of her, as in talagang nagpunta na siya sa barangay, lahat may nagtanong, kasi wala siyang makuhanan ng tulong kahit isa. Ganun. Meron pa po bang idadagdag? Yes, Eldon. Aure. Miss, dagdag ko lang po, kumbaga po, dapat po natin mapagdaanan muna yung napayagdadaanan po nila bago po natin nasabihin na mali sila. Okay. Isa pa yon. Kasi po, yung ating choices ngayon at ang decision natin ngayon is galing lang din sa mga past na nangyari sa ating buhay. Kumbaga, hindi mo maipapaliwanag ang isang tao bakit yun yung behavior niya, bakit lagi siyang ganyan, kung hindi mo alam yung pinagdaanan niya during the past years na meron siyang nangyari, ganyan-ganyan, baka nabully siya, kaya naging bully siya. Pero kung ikaw ay nabully na dati, huwag mong gawin yung ginawa ng ibang tao sa'yo. Huwag mong ibalik yung ginawa ng ibang tao sa ibang tao. Diba po? Kung ikaw ay nabully, dapat ikaw ay mabubully. Parang mga ganun. So, tulad nga na sinabi nyo, we have different perspectives and tayo lang yung nagbibigay or tayo nagsasabi kung ano yung tama at ano yung mali. But meron talagang acceptable na yun talaga ay right, na yun talaga ay wrong. Now, in terms of ugly and beautiful, sabi, the beauty is in the eye of the beholder. Wala naman talagang totoong maganda eh. Wala naman totoong talagang pangit. Ang may mali lang dito is the way we set standards, what is beautiful and what is ugly. Lahat po ay maganda. Ang kaso nga lang, mayroon tayong criteria, mayroon tayong standard na tinitingnan na kung saan doon na yung nagsiseparate ng maganda at ng pangit. Nagigets po ba? Pag nakasabi, pag may nakita kayong maitim, pangit na agad, hindi naman pwede yun. Mayroong documentaries na mga bata na tinatanong sila kung sino mas maganda sa kanila. Yung isa kasi maputi, yung isa ay maitim. Ang sabi agad ng bata, mas maganda siya kasi maputi siya. Sino po yung bata na yan, miss? Yung nasa documentary. Parang mas maganda siya kasi mas maputi siya. Alam mo yun, yung parang nagbibigay na agad tayo ng... Ha? Yung nasa YouTube po. Hindi ko alam eh. Basta nasa Facebook ba yun napanood o YouTube, hindi ko alam. Parang... Yung ano po. Parang nagsiset na yung... Parang bata ka pa lang, mayroon ka nang nabuo na pangit at saka maganda. Tapos ito namang mga morena o ito namang maiitim. Pag sinabihan, maganda yun o. Oh. Hindi naman maganda, maputi lang. Ano ba yung ganun? Di ba yung ganun kayong say? Alam ko yun. Di ba? Which is, sometimes hindi rin okay din. Parang, puti lang yung nagmamatter. Di ba? Puti lang or dahil maitim, kaya maganda. Kasi sometimes, mas maganda yan kasi maitim, morena, ganun. So, tayo lang yung nagbibigay ng standard. Okay? Next, the beliefs conceptual element. So it is connected to the aesthetic value element. Why? Our beliefs or ideas or our own concepts, our perspectives affects our decision what is right and what is wrong. So kung ano yung mga ating paniniwala, kung ano yung concept na meron tayo sa ating mga ulo, sa ating utak, yun yung mismong ginagawa natin in every situation na dumating sa ating buhay. And those beliefs and conceptual is diverse kasi tayo po ay may iba't ibang paniniwala, may iba't iba tayong ideas, okay? So pwedeng ang iba sa inyo, naniniwala kayo na galing kayo sa unggoy or ang nag-evolve kayo galing sa apes. Meron po bang naniniwala kayo na galing kayo sa apes? Munti ka na po. Munti ka na. Okay, next naman, meron most of the people naman naniniwala na galing sila sa kay God. Okay? So marami tayong pinaniniwalaan na mga bagay na sa iba hindi sila naniniwala, pero sa iba naniniwala tayo. Ganyan. Okay? Ano pa ba? Marami rin tayong mga pamahiin, mga superstitious beliefs, mga norms and practices. Ganyan. Okay? Next po.
structural dimensions of a community. Pag sinabi natin structural dimension, ito yung nagiging basis how to measure or how to compare the community or each community to other community. Okay? So first, test geographic dimension. May tanong po ako, how come that a physical location affects the livelihood or the lifestyle of every community? Again, how physical location affects the lifestyle or livelihood of every community? Miss, halimbawa po, nakatira po kayo sa malamig na lugar. Natural po na gagawin ng tao para po ano maka-adapt siya dun sa lugar na tinitira niya is magsuot po ng mga makakapal na damit. Okay, exactly. Lalo-lalo na pag nasa ibang bansa ka at nasa North Pole ka o sa South Pole. Diba? Sobrang lalamig daw. Kailangan mo talaga magdala ng mga far na jacket. Okay. So I like your ano example kasi ikaw lang yung nagbigay ng example niyan sa mga ano. What else pa? Ano pa po? How come that physical location affects the lifestyle or the livelihood of a community? Meron pa po ba? Yes, sino to? JP? Yung ano po, yung behavior po ng ano individual. Okay, bakit kapag, po? Kasi po pag kunari po ang kunari po nasa sa original ano community ka po, then lumipat ka po ng ibang community. Syempre po kailangan mo po i-adapt yung behavior po ng andun kasi po pag hindi mo po in-adapt, magkakaroon po ng conflict dun sa behavior mo at saka behavior nung pinuntahan mong ibang place po na or ibang community po. Okay, very good. So, sometimes kapag tayo ay nagmamigrate or lumilipat ng ibang lugar, you need to adapt kung ano yung lifestyle or life na meron sila talaga, life na meron sila. And in terms of physical location, hindi mo na kailangan i-question na bakit napakadami mga isda dito if that location is surrounded by waters. So, hindi ka na kailangan magtaka. Natural lang, eh, anong gagawin mo yung surrounded by waters nga iyan. Siyempre, mangingisda talaga ang mga tao diyan. Next, you don't need to question those farmers na bakit magsasaka ang kanilang trabaho if puro fields ang makikita mo doon sa lugar nila. Okay? So, sa mga Maynila, parang normal na lang na puro call center, puro factory ang mga trabahador doon. Parang hindi mo na siya i-question kasi nga based on the physical location. Okay po, naiintindihan niyo po? Okay. Next. Yes po. Next is the socio-political dimension. Again, kanina we discussed that political element in every community is essential. Now, paano nagkakaroon ng dimension ang iba't ibang country in terms of political? So, it depends how a politician how he uses his power and authority in her or in his community. So pinapokus natin dito is paano ba siya makisalamuha sa kanyang mga citizens or nasasakupan. Okay ba siyang mayor? Okay ba siyang barangay captain? O corruption ba siya? Corrupt ba siya? Ganyan. So, in socio-political dimension, dito natin makikita na effective ba siya or efficient ba talaga siya as mayor, as barangay captain, etc. So, in every community, kailangan tingnan natin kung efficient siya or hindi. And sometimes, hindi natin nakukuha yung same exact na nakukuha natin, na nakukuha ng ibang tao sa kanilang side. Parang, sa mga Maynila, ang mga nakukuha ng estudyante noon kasi Google Meet, marami silang mga pa-tablet. Yung mayor sa Quezon, may pa-tablet sila. Marami silang mga ayuda, ganyan-ganyan. Pero dito sa atin, hindi ko sure kung nagbigay ng mga cellphone. Nagbigay ba ng mga cellphone sa inyo yung mga barangay nyo? Tablet? No. Ang binigay lang yata sa inyo yung mga pang... Hindi po. Sama ng loob. House and lot po. De, joke lang po. Table sa laptop. Doon kasi sa amin, sa Amuyong, ang binigay lang ay table ng laptop. Yung parang, yung table na ganun. Tapos may mga pen, may mga pang papel. Yun lang yung binigay. So, yun. Sama po ng loob. Sana all po. Sometimes, lalo na nung quarantine,
bakit sa ibang barangay, ang daming ayuda. As in talagang sunod-sunod ang ayuda. Pero sa ating barangay o sa ibang barangay, wala man lang kahit isang natanggap. Diba? Doon mo ako makikita talaga kung gaano kaka-importante sa inyong barangay eh, no? Once a month lang po sa amin. Once a month. Diba ang daming nga pong ano? Yes, Eldon? Miss, hindi ba po ang amoy yung sakop na rin po na Alfonso? Hindi po ba? Oo. Miss, ano po? Sa inyo po talaga wala po kayo natanggap na kahit ano? Hindi, wala natanggap na ano, yung... Bibigyan daw po kayo ng Eldon, Miss. Ay, hindi pa. Yung sa mga SK po. Ano nga yung sa SK? Yung ang binigay lang sa atin, sa inyo, hindi naman ako estudyante, yung binigay lang eh yung sasala, no, pang laptop. Opo. Ayun. Tapos, nung parang na-quarantine kami, ang mga barangay poblasyon may pangapa-ayuda kami, wala kaming ayuda. Nung quarantine, as in talagang kinu-quarantine kami, ha, yung mga 14 days, yung ganun-ganun. Mga ganun. So, iba pa rin per barangay. Siguro kurap yun sa amin kasi. Char! Okay, so it depends pa rin ha, sa iba't ibang barangay. Ayun. And sometimes, minsan kasi kapag, syempre, dun sa mga porpis, pinipili lang. Then, yung pangit nga lang dun, kung sino pa yung may kaya, sila pa yung nabibigyan ng porpis. Diba po? Kayo, may member po ba dyan ng porpis? Apo. Minsan kasi, yung kung sino pa yung may porpis, sila naman yung may kaya. May kapit lang sa barangay. Char! Kaya nagiging porpis. Diba? Diba maraming binibigay sa barangay? Meron mga libreng pabunot, ganyan. Ganon. Okay, next. In terms of economic dimension, so, tulad kanina, sinabi na natin sa economic element. Dito naman pag sa dimension, syempre meron ding sariling kalakaran in every community. And sometimes, papasok po dyan na yung import or export or pwedeng sa mismong lugar, depende sa lugar kung saan sila nagkakalakaran or nag-trade, ganyan. And pwede rin dyan yung mga barter-barter within the community. Pero sumali kasi ako dun eh, dun sa Alfonso Barter Community. Alam niyo yun, yung Barter Community? So, okay. Alam niyo yun, yung sa Alfonso Barter Community, yung hindi mo kailangan na gumamit ng pera, as in na pera, kasi ang gamit dun ay produkto lang sa produkto. Parang palitan. Yun. Then, dyan din papasok yung in every region or in every places, meron sila talagang prutas na talagang patok sa kanila, ganyan. For example, in Tagaytay, merong pineapple. Sa Guimaras, mangga, ganyan. May mga ganun. Next. Next po ay cultural dimension. So, we all know that we have different language, tradition, art, norms, and values. So, meron po tayong iba't ibang dialects. Mayroong mga ano, may mga Batanggenyo, may mga Waraino, may Ilocano, may Bisaya. Traditions in every region po, meron tayong iba't ibang tradisyon. May mga festival, may mga Sinulog festival, may mga Ati-Atihan festival, etc. We have also different norms. Kung ano yung mga practices na meron tayo na sinasagawa natin. Kumbaga sa sometimes for example sa norms ay sa Batangas, ang hirap magpakasal pag mga taga Batangas yung babae kasi sobrang dami ng ek-ek-burek-check sa Batangas. Pero talagang sok naman talaga pag kayo nagpakasal sa Batangas kasi ang dami na talagang pasabit-pasabit ganun. Next is in terms of values. So some places po don't use po and opo. Okay? Next, the community dynamics and processes. So we have formal and informal. So sa formal, kaya nga sinabi siyang formal, dumaan siya sa legal process. Kumbaga ito ay binoto natin, yung mga kapitan, mayor, yung mga president, binoto natin siya. And matatawag natin silang legal authoritative decision makers. Kasi sila ay legal or dumaan sa process nga. Kaya sila naging captain or etc. Then, pag sinabi naman natin informal power, sila yung tipong wala silang title or wala silang posisyon, pero sila ay nakakapag-influence ng ibang tao. So, sila yung tinatawag nating influencer. So, sino yung mga magiging example? Sino yung pwede nating example as influencers po?
Yung mga ano po, kaibigan natin, magulang, okay. Ganun. Kaibigan natin, okay. Eldon? Miss yung mga, siguro po yung mga YouTuber po na may kapupulutan na mga aral. Okay, exactly. So yung mga YouTubers po, yung mga page po dun sa Facebook or sa YouTube, yun po ang mga influencers natin tinatawag. And kilala niyo yung Nas Daily or yung Project Nightfall? Nas Daily? Yes. Yes po. Yun po, I encourage you to watch the videos of Nas Daily and Project Nightfall. Why? Kasi sobrang dami ng mapupulot na lesson and knowledge sa kanila. Talagang, oo nga. Parang every time na mapapanood mo sila, parang at the last or at the end of watching the videos nila, sabihin mo na sa sarili mo, oo nga no. Parang mapapa-oo nga ka. Kasi tama yung, may point talaga yung sinasabi nila. Okay. Yes po. Kasi naman yung panood tayo ng panood ng mga ibang clickbait, mga kung ano-ano lang, di ba? So, use your data sa mga ganong bagay. Po, ano? Next. Pero hindi ko naman kayo pinagbabawalan or hindi ko naman kayo na ano na huwag manood ng mga pranks. Ano. Kasi syempre, we need happiness also. Hindi naman pwedeng seryoso lang lagi. Syempre, kailangan din natin matuwa, matawa, sumaya. Ganon. Okay, next is leadership. So, I've sent to you all the videos ng mga leadership, ng teamwork, which is para siyang pambata. Ay, pambata na talaga siya, pero meron siyang lesson. Napanood nyo? Napanood nyo? Yes po. Now, what is the difference between boss and leader? Raise hand po. Yes, Ilyona. Po yung boss po is meron po siyang inaasahang tao tas siya lang po yung umuunlad tas nakikinabang lang po siya dun sa employee niya po. Pag sinabi naman pong leader, ano po, ikaw po mismo sa sarili mo is tutulungan mo po yung kapwa mo tao at hindi mo po sila tatapakan at pareho po kayo nakikinabang sa isa't isa. Okay, exactly. Very good. How about Mark Rodell? Yung boss po yung nagma-manage sa mga employees po nila sa mga ano po. Tapos yung leader po yung tumutulong po para po ma-achieve yung isang goal po. Okay, last Lyra, very good po. Lyra, yung boss po yun po yung lagi pong nag-uutos yung kung ano po yung dapat gawin po ng mga members niya. Well, yung leader po siya po yung nangunguna kung ano po yung dapat na gawin nila. Okay, the question is, ang mga leader niyo po ba sa thesis ay leader or boss? Ano po, ano po, leader po. Leader po. Leader po sa lobbyist. Maling pong leader sa lobbyist, ma'am. Apa. Pero sa isip-isip, boss po, grabe po. Apa, nagpa-service po yan sa city. Ah, diba? Okay, so, natatawa to rin si Robyn, kitang-kita. Pero sometimes yun, guys, ano, ang mga leader, napapagod din kasi ang mga leader. Parang ayaw na nila magpakitang gilas minsan sa mga teacher kasi alam nilang gagawin silang leader pag nagpakitang gilas sila sa teacher. Siyempre kami mga teacher, siyempre ang pipiliin namin, yung talagang alam namin or makikita namin talagang maasahan. Ngayon, sis the leader, siyempre may kontra din siya kasi nga, it's vice versa yun eh. Siyempre ang leader, meron talagang hinanakit din sa members niya. Ang mga members, may hinanakit din sa leader niya. So, tulad-tulad lang kayo, quits-quits lang. Pero hindi naman perke leader kasi nasa kanya na lahat yung gagawin. Siya na yung mas maraming gagawin, di ba? Minsan kasi inaabuso niya yung leader. Di ba? Minsan naman, may leader naman din na maabusado. Hindi perke leader ka, pinagawa mo na lahat sa kagrupo mo. So, vice versa yon. Depende kung ano yung status ng thesis nyo or what. Kasi kayo yung nagpapaano sa amin, di ba? Yung sa Taurus ko. Kayo yung nagpapaano. Yes po. Okay. Naghahanap sila ng jowa. May nagsend na tatlong picture dun sa GC namin. Di ko alam kung Phoenix ba yun or what. Tinitingnan na yun. May magpapasurvey daw. Tapos sinend yung mga picture ng tatlo eh. Basta may sinend na picture na tatlo. May magpapasurvey daw kasi sa Phoenix. Ganyan. Ang kontakin nyo na lang doon, si Normilyn Barley, kasi di ba, nasisin ko lang kayo. Hindi po nagsisin, joke lang. Hindi, kaya nga si Normilyn. Hindi, po. Hindi nila ina. Hindi po na, no. Hindi pa po nagsisin, pero po okay na po, nagchat po ako sa ibang mga. Kay Normilyn na lang. Kita ko din po. Nice, Rob.
ay normally niyo siya i-chat. Pero lahat ng nag-chat sa akin na from Phoenix, ini-screenshot ko lang, tapos sinasend ko lang din sa Taurus ko, sa GC nila. Tapos yun, si normally na yung nagsasabi kung sino yung pwedeng mag-sagot ng survey niya. O sabi niyo lang si Normilin. Nakita ko naman, naghanap ko sila ng jowa, baka may ma-available daw dyan sa inyo. Okay, next, social change. So, social change is observable in the sense that the past and the present is different to each other. And mapapansin natin that there always are changes, lalo-lalo na sa ating society. Kasi nga, sabi nila, there's no permanent thing in this world. Everything change. Lahat ay nagbabago. So, it's either negative or positive change. So, here, we have the hand of change na kung saan ito daw po yung ways o ito yung nagbibigay ng pagbabago or ng good changes in our society. Of course, the government. Everything will be in chaos if there's no government. Education for us to have enough knowledge. Kasi sometimes kapag tayo walang kaalam-alam sa mundo, natatapakan lagi yung ating rights. Industry and NGOs. So, ito yung magsisilbi na o magpo-provide sa atin, lalo na pag hindi tayo ganun natutulungan ng ating government. The media will serve as the voices of the citizen. But sometimes kasi, yung sa media kasi, hindi lahat ay totoo yung nakikita natin sa mga news. Natatakpan din. Ganyan. And the public, which is the citizen. Merong umalma. Alam, natatandaan nyo yung sa ano, yung sa police at saka yung babae na hinahabol ng police. And hinahabol ng babae itong police, parang nasa sasakyan. Yung nasa KMGS. Tandaan nyo yun? Alam nyo yun? Ako hindi. Hindi ko na lang ikukwento kung yung alam. Sige, hindi ko na lang ikukwento. Okay, next na tayo. Okay, next is the typologies of communities. So, siguro naman binasa niyo yung mga types of communities. So, you can open your mic, lahat. Then, off nyo na lang kapag nakapagsagot na kayo. Kasi answering in chorus to. So, sabihin nyo sa akin kung urban or rural yung nasa picture. Then, ako na lang magsabi bakit siya urban at bakit siya rural. Okay, you can open your microphone. And then, pag nagsagot na, off na agad. Okay. Urban or rural? Urban. Pare-paras kayong mali nung una, ha? Pag urban, syudad, cities. Probinsya. Pag rural, probinsya. Rural, probinsya. Urban, cities. Rural, probinsya, urban, syudad. Okay? So that one or that picture is rural communities. Lalo po na sa mga probinsya, wala kasing sasakyan, limited lang ang vehicle, kaya ganyan po sila kapag sila umaalis, talagang kahit nasa bubong, go lang. Pero pag may nakita kang ganyan sa syudad, sa mga Maynila, ay naku, mahuhuli ang driver. Okay? Next po, open your microphone. Urban or rural? Urban po. City. Bakit siya urban? Kasi the crimes are rampant in terms of urban. Napakaraming krimen po ang nakikita or nararanasan natin sa urban o sa mga Maynila o mga syudad. Kaya nga sabi ng nanay natin kapag pumunta tayo ng Maynila, ilagay mo ang bag mo sa harapan mo. Kasi mamaya na snatch na yan. Actually, nung bata ako, nakakita talaga ako na yung may kasama kasi ako na babae din, na Chinese siya. Tapos, yung cellphone niya nandito sa, nasa pantalon niya. As in, kitang-kita ng dalawang mata ko. Totoo pala yun, na kapag nakita mo na talaga yung action, parang wala ka na lang masay. As in, kinuha niya talaga. As in, yun, wala na.
parang wala na rin akong nasabi. Siyempre, anong paano ako gagawin? Eh, nandun kami sa may ano, pagpa naman sa mga Maynila, alam niyo yung sa mga overpass, as in talagang sobrang dami ng tao pag overpass. Dami na tawid-tawid. So, kailangan mag-ingat talaga. So, meron din dyang napuputulan ng ano, di ba may tenga tayo, tapos may mga hikaw-hikaw na mahahaba. Meron, basta po hinihila. Basta na lang hinihila, edi yan. Edi pangat na ng tenga mo. Sira-sira rin tenga mo, sakit nun sigurado. Napuputulan sa sampay. And di ba, sobrang mura ng mga gadgets or ng mga cellphone sa Maynila. It's either ito ay nakaw lang talaga. Kasi marami talaga nagbibenta ng mura lang. It's either nakaw or what. Diba? So, marami din dyan ang makikita mo na lang patay na. Kasi binaril, ganyan. Marami dyan ang mga nagda-drugs, nagsisolvent, mga nagra-rugby. Diba? Nakakita kayo ng ganyan doon sa Maynila. Kapunta naman kayo ng Maynila, siguro naman oo, no? Apo. At makikita nyo dyan, mayroong mga tao na nasa ilalim talaga ng tulay. Doon talaga sila natutulog. Which is nakakaawa din naman. Next! How about this one? Urban. Okay, off na. So, pag sinabi natin urban po, there's an annoyance among neighbors since sa cities kasi, more on condo sila, more on apartment, more on hotel. So, mas magrabe yung ano dyan. Pag naman, pag rural kasi, malalayo ang bahay. At saka pag sa rural community, sa mga probinsya, eh, ang katabi nilang bahay ay mga fields na. Mga palayan na ang katabing bahay. Ano? Mga punong bahay. Opo, mga puno na. How about this one? Urban. Rural. Royal. Urban. JP. Royal ka mo yan. JP po. Parang ano eh, parang ibang section. Sabi ba naman eh, ma'am, plural po. Plural. Rural yun ha, rural. Royal po. Royal. Okay, so it is a rural. Kitang-kita naman ha. Wala na nga tayong magpagtanong naman sa ano, Maynila, di ba? Next. How about this one? Urban. Urban po. Urban. Of course, urban. Lalo na sa mga Makati. Napaka tataas ng building dyan sa Makati. Okay, how about this one? BGC. Rural po. Rural. Rural po. Rural po. Rural. Okay, it is rural, of course. Bayanihan po. Bayanihan. How about this one? Urban. Urban po. Okay, yung technology regards sa urban, mas high tech po or mas developed kasi sa rural. Sa rural po, pag doon kayo nagstay, napaka walang signal. As in, parang pag may jowa kayo, maghihiwalay kayo, ganun. Kasi nga ang hina ng signal, hindi namin magkausap. Ano? Pero ngayon, meron na yatang tower sa barangay doon, sa may Matangas. Kaya medyo malakas na yung internet. Next, how about this one? Urban po. Urban po. Saan yan? Urban po. Saan yan? Divisoria. Quiapo. Divisoria Price. Divisoria, Quiapo, Bacolaran. Ganyan na ganyan ang sistema ng mga Pinoy kapag nandyan sa ano. Kaya delikado dyan, oh. Imagine, di ba? Mananakawan at mananakawan ka talaga pag ganyan yung tao. Next. How about this one? Rural. Rural po. Okay. So, here, you are blessed. Why? Kasi hindi nyo naranasan yung you need to cross ocean just to go to school. You don't need to cross mountains, maglamoy ng ilog, tatlong ilog ng dagat bago makapasok ng school. Merong mga documentaries sa mga rated K or sa mga KMDS or other documentaries na bago sila makapasok ng school, kailangan nilang tumawid ng mga dagat or ng ilog. Imagine that, di ba? Eh kayo, kung sasali lang kayo sa meet, makikinig, magpo-participate, ayaw pa. Di ba? Sila, talagang wala silang gamit, wala rin sila minsang uniform. Walang chinelas po. Walang chinelas, walang bag. Eh tayo, parang paa. Parang tayo, parang wala lang tayong cellphone. Parang galit na tayo sa nanay, tatay natin. Feeling natin,
ano na tayo, hindi na tayo mahal, ganun, diba? Parang ang dami nating dahilan, pero sila wala silang dahilan para mag-stop sa pag-aaral. Parang ilog man yan, o gaano man ang tatawinin ko, ipupusyo yung pag-aaral ko. Di ba sana ganun din? Yung most of the students na meron naman talagang kaya rin sa buhay. Next, how about this one? Urbanista pa. Okay. Sa EDSA, grabe yung traffic, kaya huwag kayong magpapagamit. Pollution po. Pollution pa, di ba? Ang dudumi pa ng usok na binubuga ng mga yan. Disgrasya. Disgrasya pa, yes. Next. Urban po. Napanood yung sa school. Tondo. Yung sa squatter opo, na sinetatayin nyo. Apo. Yes po. Kumbaga, po ng bata. Kumbaga alam mo yun na sa kabila ng nagtataas ang buildings or nagtataas ang magagandang buildings, yan yung makikita natin sa Maynila. Grabe yung squatter. And dikit-dikit talaga yung bahay dyan. So kapag nagkasunog ang isang bahay, ayun, sunog na rin lahat. Ano? So waste pollution. And even sa mga bay, sa mga ano dagat, ang dami rin pong basura. Diba? Walang ano, walang disiplina po yung mga tao. Galing po dyan. Kaya po bumabaha. Kaya bumabaha tuloy. Tapos mamaya... Sa na din po sila nag-aano. Nag-aano? Ano? Ano yan? Humi nilang tubig. Tapos mag-iinihinom pa ng tubig dyan. Ay, syempre na yan. Bang. Tapos, di ba nakita niyo sa video, ang dami-dami pang anak, wala nang mga wala siguro. Libang anak po yata. Walang ilaw daw kasi, kaya ganun. Run out po. Run out. Di ba? Auto lock. Saway. Next! Rural po. Oh, sino nagsagot ako yung bar? Albularyo. So, bakit ba may mga albularyo, lalo na pag-probinsya? Kasi po, hindi nga sila develop yung mga establishment. And ang hospital po nila ay sobrang lalayo. So, umaasa lang sila sa mga witch doctor or quack doctor or what we call albularyo. Itkalawag po. Tapos, yung mga yan, yung mga albularyo, kung ano-ano yung tinatapol sa atin sa ulo, sa chan, dahon-dahon po. Colgate po, na nakalagay sa papel sa likod. Dinoduran po yung tubig. Ganun yung sa amin. Tapos ano, tapos meron din ba, minsan sinusulat sila, naguguri-guri sila sa papel, tapos itatapal sa'yo. Tapos lalo, niluluot po. Gulungan sa pamila. Tapos, pausukan po. Tapos, minsan na ano, yung dahon-dahon, igaganon sa'yo. Tapos may search. Pinapaspas po sa katawan. Ano po, ma'am? Paano po? Paano po? Wala na. Wala na. Okay, so ano pa ba? Marami rin tayo mga pamahiin, lalo na pag-probinsya. May mga tikbalang, may mga peritay, may mga kapre. Lahat-lahat. Mambabarang. Mambabarang, mangkukulam. Aswang. Diba? Aswang. Usong-uso yan sa probinsya. Panggay po, ma. Tik-tik po. Ano yun? Tikbalang. Yung tik-tik kapag may buntis mo. Tik-tik sa bubong. Tingnan nga natin pag may ano. Ano pa ba? May mga pamahiin na kapag una daw nating nakita, kailangan lalawayan yung baby. Hanggang sa nagkaroon na silang laway lahat. Duraan po ng kapamilya. Mababali daw po. Tapos, di ba, may times na sumakit ang tiyan mo, baka daw may bumati sa'yo na gutom. Mabali po. Po, ako. Six ba? Mabali. Okay, next. Kailangan gawa yan. How about urban this? Urban po. So, there's a lot of pollution in the Maynila or in the cities because of the publica, yung mga publica or mga factory na meron sa Maynila. Kasi yung kanilang industry po eh. Next, unemployment rate. But po. Rural. Urban. Okay, pwede siyang book. Kaya nga minsan, di ba, pumapunta yung mga taga-probinsya sa Maynila kasi wala silang mahanap na trabaho doon. But sometimes, kapag minamalas ka naman talaga,
pumunta ka sa Maynila para magkaroon ng magandang opportunity, magandang trabaho, eh dun ka pa pala maghihirap. Kasi napaka high standard ng living sa Maynila. Although, mataas talaga yung sahod. Kaso nga lang, wala. Parang wala din. Kasi nga, yung mga renta sa bahay, ang mahal. Di ba po? Mga bilihin po. Bilihin, ang mahal. Ganyan. Tapos, in terms of unemployment also, kahit tapos ka ng four-year degree course, napakatataas naman ng, ano, ng... Standard. Standard ng ating mga pinag-a-applyan. Dahil pala sa ibang bansa. Eh, sa ibang bansa nga, talagang tanggap agad tayo, di ba? Kaya marami po ang mga Pilipino na nasa ibang bansa kasi mas nabibigyan sila ng suporta ng benefits kasi sa dito. So, hindi natin masisisi po yung mga OFWs na talaga pumunta sa ibang bansa para doon magtrabaho. Kasi doon sila nabibigyan ng talagang support. Suporta. Ganun. Okay po. Next, how about this one? Urban. Urban po. Urban po. Both. Okay. So, both siya in the sense that there's no perfect family. But mostly, nangyayari ang broken family in terms of cities or urban. Mas liberated po ang mga taga-Maynila kaysa sa mga probinsya. Okay? Sa probinsya kasi, talagang kailangan magpakasalagad kayo pag merong may nangyari sa inyo, ganun, etc. Pero sa Maynila kasi, parang hindi ganun. Parang nagkaroon ka na ng anak, tapos nagkabit ka pa, may mga third party pa, tapos nag-anak ka uli. Parang puro panghanay lahat kapag mga Maynila. Maanay dun eh, marami dun ano, yung antawin. Mga clubs po. Maraming prostitute, maraming ganun, maraming clubs. Kumbaga meron din naman sa rural countries na mga bar-bar, pero iba pa yung bar na meron ang mga Maynila. Kasi sobrang liberated. At saka gising lahat ang mga tao doon. Ano po? Opo. Hindi sila masyado, yung ties nila o yung band ng family dun sa urban, hindi ganun ka okay. Pero yung bands or yung interaction ng mga tao regard sa rural communities, strong. Tipong pag may piyesta, strong. Parang may, tipong may piyesta, ganyan, handaan talagang pupunta talaga buong nandoon para tumulong, ganyan. Next, how about this one? Rural po. Rural po. Okay. So, sa rural po, pag meron ka ng tibing isa, mayaman ka na. At saka, lahat ng barangay, ay lahat ng tao sa isang barangay ay nandun na sa inyo para manood ng TV. Ganyan-ganyan po pag mga probinsya. Ano po? Next. So, pag sinabi po natin rural at urban, ang pinofocus po dito ay yung lifestyle, yung pamumuhay nila, ano yung kabuhayan ng tao, or ano yung ecological or environment na meron sila. In terms of environment, syempre, marami ang gusto sa rural because of the idyllic sceneries, mga mountains, dagat, matiwasay ang hangin, fresh. In terms of urban naman po, talagang traffic, sobrang init. Though, marami talagang opportunities, marami ka talagang makikita in terms of urban. But, saan po ba, pag nagbabakasyon talaga, pumupunta talaga yung mga tao sa province. Okay? Next, if you were to choose the type of community you want to live, what type of community you will choose? Urban or rural? Anyone? Sa ano po, rural. Bakit po? Si ma'am, ano, kumbaga, siguro nung bata ako, ma'am, gusto ko parang urban, parang city lights, ganun. Pero, habang tumatagal, parang mas na-realize ko na mas tahimik lang, parang mas maganda akong tahimik. Kumbaga, mas simple, malayo sa mga magugulong bagay. True. If you really need peace of mind, kailangan mo talagang pumunta ka ng province. Kahit mag-isa ka eh, ma-enjoy mo yun. Peace of mind yun. How about Leona ba yun? Eliona, Salvador. Rural din po. Why? Kasi po, iwas pollution, tapos iwas gulo. Ganun. Tsaka, laking probinsya na po. Ganun. Laking probinsya na, kaya ayaw umalis, dun pa rin siya. Ganun. Sa urban, sino pong pumipili sa urban? Anyone? May pumipili po ba sa urban? JP, urban ka ba? Sige po, urban na lang po ako. Bakit urban? Kasi po, hindi naman po totally na mapapasama ka po sa urban. Kailangan lang po ng yung self-discipline lang po, control lang po sa sarili. Kahit po hindi po kasama yung iba,
basta po may papakita niyo po yun kung gaano po kahalaga yung urban. Kasi po, ito rin pangangailangan, ala, may tumawag. Kasi po, ito rin po yung pangangailangan natin dito po natin mas madali makukuha yung mga essential things or products po na ano ginagamit natin. Okay, yeah, so it depends on us kung saan ba talaga natin or saan tayo mas comfortable. Nasa sa inyo yun kung rural or urban or kahit saan, balap ng mundo kayo pumunta, push. Kung saan kayo masaya, dun kayo. Huwag nyo ipili yung sarili nyo saan hindi nyo naman gusto, diba? Next! Wala, nawala. Ba't na ganyan siya? Gumalaw, tumabing eh. Baliktad po sa amin. Opo. Ba't tumabing eh? Opo. Tumabing eh. Itang. Ayan. Iyo. Reset mo dali. Oral po. Ah. Wait lang. Okay, next. Other types of communities, we have the formal and informal community. So, example po natin sa formal community is teachers. A group of teachers in the Olivares College, o yung mga teachers niya po, ang formation niya or nagbuo kami as teachers here in Olivares because it is well-planned and deliberately. Ibig sabihin, in order for me to employed here at OC, kailangan ko muna mag-demo. Ganyan. So, if there's no process, kung di ako nagsabit ng requirements, nag-demo, kung di ako na-approvehan nila or napili as a teacher dito, so, hindi ako mapupunta dito. Hindi mapupunta yung ibang teachers dito. Okay? So, deliberate siya. Pero pag sinabi po natin informal, it is not planned and voluntarily. Yes, in the sense that the Great 12 Phoenix, nabuo lang kayo kasi dinagay na kayo dyan eh, sa Great 12 Phoenix talaga eh. But those friends or those circle of friends, it is unplanned and voluntarily. Kasi sa Great 12 Phoenix, alam ko na meron talagang tropa-tropa. And that is unplanned. Hindi naman tipong, okay, mag-demo ka muna. Sumayaw ka nga para maging pasak sa akin. Para mapasok ka sa friends namin. Ganun po ba sa tropahan nyo? Hindi po. Hindi po. Hindi po. Unless ano siya, yung, di ba mayroon tinatanong yung mga fraternity ba yun na sorority? Kasi sa mga fraternity, apa, sorority, mayroon silang mga palo-palo thing, etc. Okay? In terms of defined structure, so I have a task, I have a role as a teacher. So kailangan kong gawin. Kung ano yung kailangan kong gawin as a teacher. So it has defined structure. But in terms of circle of friends, it has no structure. Bakit? Ang inyo bang kaibigan? Sabi mo na, ito yung gagawin mo ha. Ngayon, task mo, yan yung task mo. Kasi number, ikaw naman, task mo, gawin mo yung assignment ko. Ikaw, gawin mo naman yung project ko. Ganyan po ba sa friends nyo? Ganyan? Hindi po. So, it has no defined structure. Next, in terms of leadership, of course kami, since formal community kami, we need to obey our principal, our coordinator. Kumbaga, kung ano yung sinasabi namin sa inyo as advisory class, galing lang din yun sa taas or sa boss namin. Okay? Kahit alam naman namin medyo ano rin, like sa mga bayarin, lalo na sa mga bayarin, dama ko kayo sa mga mga bayarin, ganyan-ganyan. Pero syempre, sumusunod lang din kami, di ba? In terms of friendship naman, there's no official leader. Wala namang leader sa inyo eh. Yung sa group of thesis, pwede siyang matawag na formal community. But your circle of friends, there's no official leader in circle of friends. Okay? In terms of sizes, the formal is more larger than the informal community. Why? Kasi in terms of friendship, hindi naman kasi lahat ng classmate nyo ay kaibigan nyo talaga na as in yung kasali sa circle of friends mo. So, ibig sabihin, mas maliit siya kumpara sa mga formal community. And then, sa relationship, my relationship to my co-workers or co-teachers o sa mga nakakataas sa akin like my principal and coordinator, professional. Hindi yung tipong pag pinagalitan ako, galit din ako sa principal ko. Hindi ko pwedeng irap-irapan ang principal ko harap-harapan. Ano po, hindi ko pwedeng sabihin na, ano ka ba, visit ka, ganyan. Hindi rin pwedeng ganoon. Kasi nga, kailangan, I must act professional. Ano po? Pero in terms of circle of friends, sometimes napapakita talaga natin na, ay, galit ka talaga sa kanya, hindi mo siya pinapansin, nagtatampo ka talaga. Eh, ako ba? Halimbawa, galit ako sa principal ko, dumaan siya. Ah, tinarayan ko, ginisnaban ko pa, ginanunan ko pa. So, pwede ba yan? Hindi po. Nagigets po? Okay.
Even if apa. since ang thesis po ay may talagang leader and members, hindi porke kayo ay magkaaway tapos magka-members kayo sa community, hindi na kayo magkakaroon ng usapan. So you need to act professionally. Kasi nga magka-member kayo sa isang sa thesis, meron kayong objectives na para magawa yung thesis niyo. Walang personalan. Ano po? Nagigets po? Okay. Next. So, in terms of formal and informal, magkaiba sila ni urban at saka si rural. Si urban at si rural kasi more on lifestyle, livelihood. Pag formal and informal po, it is the status of every individual in the community. Ano yung function niya? Paano siya nakikitungo sa community? Ayun po siya. In terms of formal, they have specific goals and objective, which is all of our teachers in OCT or all the teachers in OCT have these goals and objectives na kailangan matuto kayo, na kailangan turuan namin kayo. Pero in terms of informal, it is to satisfy our psychological and personal needs in the sense that we really need a friend. Na kailangan talaga natin sa buhay natin ng taong mapapagsabihan ng problema, taong makakasama, ayan. Next po, local and global community. So pag sinabi nating local, ito po yung different city or yung different barangay na meron tayo. So barangay Upli, barangay Umyong, barangay ano pa ba mga barangay? Barangay San Jose, barangay Maharlika, etc. So mga barangay-barangay 'yan. Then pag sinabi naman nating global community, ito na po talaga yung buong mundo kasi nga global. And pwede rin siya pong tawagin na world community. Global community or what we call world community. And the global community, in general yung kanilang goals and specific. And yung kanilang issues ay yung mga pang-global, like global warming. Ang global warming po ay issue ng lahat ng bansa. Kasi ang global warming po, well, hindi lang naman sa Pilipinas, sa buong mundo po may global warming. Climate change, lahat po yan ay nakakaranas ng buong mundo. COVID-19, pandemic po yan. So yun yung mga issues na sinusolusyon globally. Kaya po tayo ay kasama sa mga UN, United Nations, ganyan. So it focuses on the geographic or the scope of dimension of every community. Last one, the sectoral community, which is also called as the civil, it's also called a civil society, or also called as non-for-profit. So there's a certain organization po na ginawa or in-establish hindi para kumita, kundi para makatulong. Once you volunteered po na mag-donate ng dugo, don't expect na babayaran kayo or meron kayong things na makukuha kasi nga nag-donate kayo, nag-volunteer kayo. Ano po? Next po, social space community. Ito pala, last one na. Physical or virtual space. So, since I told you last time that we can build a community in terms of social media platforms. And pwede naman physical space siya in the sense na nung may face-to-face pa tayo, alam ko na isa sa mga tambayan nyo ay ang 7-Eleven dyan sa harap. Yun yung pambansang tambayan ng OC. Isa pa sa pambansang tambayan ng mga estudyante ng OC sa kantin. Akala nagpaalam na iihi. Pero yun, pupunta na pala sa kantin at hindi na babalik ng room. Ano po? Next po, so we have the quiz in Schoology. Ngayon ko palang ipapublish. Again, don't answer. Pero, ano pala, optional po yung motivation at saka yung learning feedback diary. Nasa sa inyo po kung gusto niyo po siyang sagutan or hindi. Again, the motivation and the learning feedback diary is optional for you to answer. Our activity po for this week is quiz which is 1 to 10 only. And then ipapublish ko right away kapag tapos na tayo. And then next week po, ang ating first assessment or what we call the chapter exam, which is mas pinaunti na lang. 15 items na lang siya, then 2 points each, which is 30 points. Again, 15 items lang siya and 30 points.
And regards po dun sa assessment na ating gagawin next week ay more on analytical question siya. Ibig sabihin po, kailangan intindi nyo talaga, naintindihan nyo talaga yung discussion. You don't need to memorize all the PBT na sinend ko sa inyo. Ang kailangan lang is naintindihan nyo yung discussion natin. Now, hindi po ako nagbibigay ng pointers. Kung may magtatanong, hindi ako nagbibigay ng pointers to review. Why? Kasi bakit? Bakit? For what? Diba? Kasi kailangan mo talagang reviewin lahat. Kasi kung ano lang binigay namin, yun lang re-reviewin nyo. Kaya nga diniscuss natin yan lahat, diba? Para aralin yung lahat. Ano po? Hindi ako nagbibigay ng pointers. And 15 items lang naman din kasi siya. Para lang siyang short quiz actually. Okay? So meron pa po bang mga katanungan? May katanungan pa po ba? Ha? Miss? Ano po? Yung motivation po at learning feedback recorded po. Hindi po. Kaya hindi ko po siya pinapasagutan sa inyo. Optional siya. Okay po. Miss? Kaya one activity lang tayo lagi ha. One activity only per week. Yes po, Lyra. Miss, yung sa virtual ano po interview ko po, hindi pa po nagre-reply po yung chinat ko pong ano. Okay lang kasi hindi naman ako masyado nagmamadali doon. Okay lang. Oh, sige po. Yung akin din po. Thank you okay po. Basta yung deadline ko, hindi po ako mahigpit sa deadline, promise. Kahit tanong nyo sa iba kung... Yes po. Kahit salamat po. Sa ibang tinuruan ko last time, hindi ako masyado mahigpit sa ganun. Ano pa? Basta gusto ko, nakikinig kayo sa discussion ko, nakikintera kayo sa discussion ko, nag-participate kayo, doon ako mas okay. Kasi pag kasi sa requirements, iniisip mo lang requirements, eh, di ba? Mas mahalaga pa rin yung learning kaysa sa requirements lang, di ba? Ano pa? May tanong pa po ba? Pag wala ng tanong, let's end this na po. Wala na? So, bye-bye na po. I hope you enjoy our discussion. Bye-bye po. Thank you. Thank you. Bye-bye. 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 Bye